Alright, so what's up mga sir? It's me again, Snake Eye. So linis tayo ng card ngayon kasi di na maganda yung performance niya. Yan o, sobrang dumi. Yan o. Akyat at baba tayo ng bundok kaya daming alikabok. So kailangan na natin linisin. Tanggalin ko muna yung carb. Tapos linis na tayo. Alright, let's go. Okay, so ayan mga sir, natanggal na natin yung carb. Ito, tinanggal na natin yung piston. Itong spring, grabe oh. Sobrang dumi. Grabe. So, linisan muna natin to. So, itong piston oh. Daming putik. Grabe, sobrang gasgas. Kitang-kita na yung tanso mga sir. So try nating lihain to mamaya. Alright, buksan na natin to. Let's go. Okay, so eto na. Ang gamit natin yung carb is ano, Kahin na 30mm. Yan nga, dito original na Kahin. Yung Kahin lang. Pero okay na rin. Nagtitipid tayo. Tsaka kakadagdag na rin ang performance sa ating motor. So ito, buksan natin. By the way, ito pala yung gamit kong ano, panglinis ng carb. Mototech. Parang motodeck eh. Buksan natin. At ipapakita ko sa inyo yung jettings na ginamit ko sa carb natin. Yung pilot jet tsaka yung main jet. Magang sobrang dumi oh. Kawawa yung engine natin ito. Tsaka nilagyan ko na ng velocity pang dagdag horsepower. Sobrang dumi na rin ng velocity ha. Kumakapit yung ano, alikabok. Yan. So tanggalin muna natin tong floater mga sir. Kuha muna ako ng flat screw para matanggal natin tong pilot jet tsaka tong main jet. Okay, so ang ating main jet is 38. Ewan ko kung nakikita nyo. Parang madilim ah. So 38 ang ating pilot jet. At ang ating main jet is 125 na main jet. So far sa combination ng jettings na to, hindi naman siya yung pumupugak. Ayos lang, swabing-swabe lang. So, linisan muna natin itong sa labas. Comment nyo lang sa baba kung tama itong pinagagawa natin. Sa paglinis ng carb. Grabe, sobrang dumi. So, kapag naka-open carb ka mga sir, dapat ano, masipag ka sa paglilinis ng carb mo. Dahil madali yung pasukan ng ano, dumi. Dito rin, no? Sobrang gasgas na.
dito sa loob ng gaspang. Parang naiisip ko na magpalit tayo ng flat slide na carburetor. Maganda daw yung ano Koso Evo na flat slide, kaso ang mahal. Mahigit 4,000. Tayo tipid-tipid lang. Pagtsagaan na natin tong kahin na di original. So ito, pasukin natin yung mga butas. Release natin itong pilot jet. Ito yung gumagana mga sir pag nasa 0 to 1/4 yung throttle. Ito yung nagpa-function mga sir. So kung may problema ka sa minor mo, try mong palitan ng pilot jet. Ito naman yung main jet. Gabi, sobrang gasgas oh. Lihain nyo lang to mamaya mga sir para maging suwabe ulit. So ating needle pala ay nasa nakaset sa gitna. Ayan, nasa gitna siya mga sir, sa pangatlo. So far, di naman siya ganun katakaw sa gas. Sobrang dumi. Lang hiya. Palitan natin to. So, ito nga pala yung air fuel na screw mga sir. Ilalagay ko yan sa 1 1/2 na ikot. Kaso nga lang, nag-iiba-iba yung kanyang minor mga sir. Pero yung spark plug reading natin is medyo okay naman. Nasa siya, brownish, tsaka medyo maputi. Okay na rin yan. Try natin tanggalin itong kwan. Air fuel. So pag counterclockwise, dinadagdagan mo yung hangin ng mixture. Pag clockwise naman, mas dinadamihan mo yung gasolina ang pumapasok. Dito sobrang gaspang. Try natin lihain to mga sir. Ito yung maripis na liha. Okay, ayos na yan. So, lilinisan ko lang na mabuti itong ibang parts, tsaka kabit na natin. Let's go! Isa at kalahating ikot. Ganyan. Alright, so let's go. Kabit na natin to. A few minutes later.
Alright, so eto na, naikabit na natin yung ating Kahin 30mm carb. Fresh na siya ngayon, mga sir. So siguraduhin lang na mahigpit yung ano, yung kanyang sa may choke, mga sir. Kasi pumapal ya kapag may singaw. Tsaka dito sa part na to ng manifold, siguraduhin mahigpit at walang singaw para di palyado yung andar ng motor natin. Tsaka dito sa may manifold natin, kung napapansin nyo, nilagyan ko lang siya ng tornilyo dito kasi wala na tayong air cut. Yan, tinakpan natin yung air cut dito, kaya siguraduhin lang na walang singaw rin dito para di palyado yung takbo. Yan yung setup kapag naka open carb ka. So itong manifold natin is stock pa rin. Nilagyan lang natin ng or niliha lang natin yung loob para maging sakto konti sa 30mm na carb. So try natin panda rin, mga sir. Ayaw mandara. So ito yung tunog niya. Tingnan natin yung idle. Lagpas siyang konti sa 1.5 RPM. So dapat nasa 1.5 RPM siya, mga sir. So far wala namang pugak. Adjust lang natin yung minor para sakto sa 1.5. Ayan, kung nakikita nyo, nasa 1.5 na siya. Ayan. Nakasilaw. Ayan, mga sir. Nasa 1.5. At saka di masyadong magalaw yung kanyang needle. So parang natsambahan natin yung tono. Isang linggo ko lang siyang di nalinisan, mga sir, at naging gano'n nakadumi yung carb natin. So advice ko lang sa inyo na dapat check niyo yung open carb natin, kasi alam naman natin yung panahon natin ngayon, biglang uulan tapos biglang araw. So dami alikabok sa daan, mga sir, lalo na sa pinagtatrabahuan ko papuntang bundok. Ang daming malalaking truck tsaka sobrang alikabok. Shoutout kay Idol Breezy, sir. So hanggang dito na lang yung video natin. So kung bago ka pa lang sa YouTube natin o sa channel natin, huwag kalimutang mag subscribe at click nyo rin yung notification bell para updated ka sa mga videos natin. Sir, peace out.